Ganda po no, mga kateteng, ang ganda po ng view rito sa hindang guyam po, sa guyam, hindang Cavite. Mga kateteng, sa madaling salita po ay dito po ay yung kabataan ko po, kabataan din ng kabatsyo, yung si Kenneth, yung kapatid ni Parin Brian, dito po kami nagpupunta mga propagandaban. Noong panahon na yun, mas masaya yung panahon na yun mga kateteng, gawa yung panahon na yun, ang mga tao, ang mga kababata ko o yung mga kasing idara ko doon o maging tropa ko sa Talaba ay hindi pa po malawak ang kaisipan ng mga panahon na yon. Ang alam lang po nila at ang alam lang po namin ng mga panahon na yon dumala, maglibang, magpool, maglaro ng pool, maglaro ng basketball o anumang klaseng laro at yung mga bagay na yun at mga panahon na yun na hindi pa malawak ang aming kaisipan sa mga buhay na kung ano ang meron kami ngayon. Kaya ngayon, iba yung mga kasama natin. Sana lang yung noon ay hindi mga nagbago at lahat hindi nagbago at lahat walang mga prinsipyong mali sa sarili. Kasi may prinsipyo, may kanya-kanya tayong prinsipyo sa sarili. Meron tayong kanya-kanyang iningatan dahil sa ating sarili. At dahil din ay sa mga buhay natin na lumagpas o mga buhay natin na dumaan, mga buhay na pagsubok sa atin na dumating, siyempre yung mga bagay na mga kaibigan natin ay nilisanin natin, ibig sabihin nalayuan natin kasi mga bagay na hindi rin tayo makakabuti sa kaila at hindi rin sila makakabuti sa atin, kaya tayo ay nag-desisyon na huwag nang makibagay sa ibang tao doon sa lugar na kung saan na pinanggalingan. Kasi po, iba na po talagang natakbo ng kaisipan ng mga kasama ko nung araw dito sa lugar na to. Alam nila to. Ayan. At ito napalo nila sa YouTube. Alam nila to kung saan to. At dito kami naliligo at dito kami tumatalo. Mga teteng. Alam nila to mga teteng. Pag sinabi mong guyam, alam nila to mga teteng. At sila yung nakapunta na rin dito mga teteng. Dito kala Parin Brian or so, kala Kenneth, kala Leo. Kaya ito mga teteng, nakakamiss lang, naalala mo yung mga nakaraan. Sana lang kung hindi naging malawak ang aming mga iminahe. Kung hindi lang naging malawak ang aming mga pangarap sa buhay. Sana magkakasama kami ngayon. Hindi lang tagang kanya-kanya kami ng isip, kaya kanya-kanyang buhay na rin, kanya-kanyang pangarap na rin kami. Hindi na namin sasabihin na nakagalit na o ano, basta nagkanya-kanyang buhay, nagkanya-kanyang isip, kung ano man yung dapat namin ginawa sa aming sarili, sa aming pamilya. Pero tama nga naman, ang buhay ay nagpapago, nag-iiba ng saysay. Kaya mga ateteng, napakaganda ng lugar na to. Kaya mga ateteng, kung sino man ang gusto nga mag-try dito sa lugar na to, sa Guyam, Hindang Cavite. Mag-comment lang po kayo sa aking YouTube channel. Message lang po kayo doon. At ating pag-uusapan at nagagabay naman po dito mga kaibigan. At dito lang kailangan mga teteng, pag kayo nandito at kayo gusto nyong magpunta rito, kailangan po tayo maging maayos, hindi maging mag-aslaw. At number one, magpasintabi po tayo sa bawat dadaanan natin sa gubat. At yung may mga nakakaalam naman dyan sa mga nature, kailangan huwag tayong mag-iwan ng basura. Kung kailangan, ibalik natin yung pababa, papalik kung saan tayo galing. Kaya sayang po kasi ang ganda po ng lugar na to. Yung mga teteng yung tubig nang gagaling dun sa dulundulo pa, kaduluduluhan yan, tapos babagsak dito, babagsak dyan at tapos dito dyan yan. Kaya running water siya mga teteng sa dulo yan. Kaya mga teteng, running water siya, malinis, tagang walang pollution dito sa Hindang Cavite. Nakita niya man Hindang Cavite, ano pa to, doon sa bayan, mas malayo pa doon sa una nating pinuntahan, doon sa buwi, yung una nating pinuntahan, Agus-Usyon, sa Agusos, bayan lang yon. Ito, babayay ka pa ng kalating oras
sa Guyam mula doon sa Agustos, mga 20 minutes. Tapos pagdating ng location dito sa tumanggap sa ating tao, sa kaibigan natin, mula sa bahay nila to dito sa ilog, siguro mga 15 minutes. Challenge po talaga, adventure lugar. Maganda, pag andito ka na eh, talagang hindi mo sasayangan. Kasi kung nga lang, sayang yung view, pero sabi ko gagawa kami para makunan po yung harapan ng ano, ng ilog na to, yung falls, gagawa natin para sayang naman po kasi yung view natin. Ito sila. Ako po nasa taas, dito po ako sa taas yun. At dito ako rin kayo, no? Yan po ako, mga teteng. Yan po, mga teteng. Nandito po sa taas, yan. Sa gubat po tayo. Wala pa tayo sa swimming pool. Nasa running water tayo. Ilog, ayan. Yan, mga teteng, napakaganda ng view natin ngayon, mga teteng. Kaya, isap po tayo, mga teteng. Ako'y, ano, sinapalaran po yung aking paan na mayroong napansanan. Opo, kaya mga kateteng, challenge sa atin sa pag-uwi, paket naman. Hindi na, basa na yung suot ko, basa na. Pantalon ko, basa na. Ayan. Basta po, kung sinong gustong mag-lockby dito, sasamahan ko po kayo mula rito, sa indang na to. At papakilala ko po kayo sa tao. Kailangan po maging mabait po tayo sa kapwa. Kailangan po, pagdating doon sa lugar nila, bagamat syempre hindi natin sila kilala, pagdating doon, syempre po, maging ano po tayo, maging maayos. At kung tayo po ipatuloyin sa bahay at bigyan ng paanyaya, kailangan po tayo maging maayos, maging tama doon sa kanilang pagtanggap sa atin, walang masabi sa atin. Pagdating natin, tinanggap tayo ng maayos. At pagtapos nating pumunta rito, pag-uwi at doon tayo at maliligo, halimbawa at magbabalaw doon sa lugar nila, kailangan behave pa rin tayo, walang abirya. Alam niyo po yung ibig sabihin, walang abirya na mangyayari sa bahay na ating tutuluyan. Kailangan maging maayos yung ating pagpasok at paglabas doon sa kaila. Para kung tayo babalik dito sa lugar na to, ay tayo kahit hindi malalim yung ating samahan, hindi nila tayo kilala ng lubrusan, eh huwag natin isipin na pangit na yung magiging mangyayari. Mapapait po yung mayari ng bahay, ng pamilya Norcio. Opo. Kaya po, huwag natin sayangin yung oras pag tayo nandito. Kailangan yung maganda po. Teteng, shot po tayo. Takot ako, baka ako mabugod. Shot ko, baka ako mabugod mga teteng.
Tingnan mo, ang ganda ng lugar. Kahit pagod ka, okay. Sulit yung pagod, pagod ang mga pagod. Napakasulit ng pagod. Uy, galaw-galaw dyan, boss! Uy, ako yun. Okay, mga teteng, yun pa rin po. Please subscribe my YouTube channel, Big Boy Vlog. Opo. Like na rin po at paki-share, share na rin po at pakipitik ang kampana upang sa mga adventure ko, mukbang ko at mga kawanggawa natin eh. Lagi kayong nakasubaybay mga kateteng. At maraming salamat po mga kateteng sa inyo. At binigyan niyo po ako ng 755 subscriber. Konti na lang po, sana po makumulat natin ang 1,000 subscriber mga kateteng.